Ano na yan? Napakasipag mo naman mag-ugas. Huwag mo mag-ugasan yan. Okay na yan. Charot, pwede kang Dr. Maya o. Ayun mga kasama true, good morning. Wala tayong biyahe ngayon. Trouble na naman si 517 eh. Dumi-dumi ng likodan ni 517 o. Oh. Puro langis. Trouble na naman to. Abala. Pupunta tayo ng rancho ngayon mga South Road. So, nakikita niya yan yung mga basang-basa na yan ng langis. Tumagas eh. Nagtataga siya. Siguro kapag ka nananak po, nagtitilang sikay niya dito sa likuran. Pero, kina-check up ko naman yung langis nito. Okay naman eh. Naputol daw yung dipstick sabi. So, kaya ano. Pero so far, marami naman langis to eh. Tignan nga natin kung putol talaga. Nako, naputol nga. Paano ko ba hawakan tong camera na to? Naputol nga mga South Road o. Oh. Oh, putol. Oh. Naputol siya. Ngayon lang to naputol kasi kahapon okay pa naman to pag-check up natin. So, gagawin na lang natin, pupunta tayo ng rancho. And then, doon natin pagagawa. Malalaman natin kung magagawa ka agad to o tenga. Pero maghahanap tayo ng bus na magagamit kung sakaling tenga to. Hindi kasi pwede natin gamitin to ng ganito. Makinis ka yung katawan, maganda sa harapan. Pagdating naman dito sa likuran, titignan mo, punong-puno ng langis. Oh. So, maglagay na rin tayo ng tubig bago tayo manakbo dahil medyo malayo-layo rin ang lipa ang rancho. So, lagyan muna natin ng tubig. Hindi naman to nag-uubos ng maraming tubig. So, ito, madalas yan. Minsan, sobra pa yan. O minsan, dadagdag pa tayo ng kaunti. Ay, naku, ang dulas. Okay, naabot ko na. O ayan, basta yung kamay ko. Ibig sabihin, sapat na yung tubig. Hindi ka naman yan pa masyadong pinupuno ng mga South Road. Check natin yung mga belt bago tayo tumakbo. Okay naman, okay. Okay yung kanyang higpit. Walang maluwag. Okay. Ibaba na natin. Pre, pa ako ka sandali. Bababa ko lang yung food. Pre, kasama ko sa vlog nito. Ah, sabog po ang langis, oh. Sabog nga, sabog. So, ayun, mga kasaldro, start na natin. Warm up na natin. So, yan, mga kasaldro, nandito na tayo sa rancho. Pasensya na po at hindi na natin na-video kanina habang papunta tayo dito. Pero nandito na tayo ngayon sa rancho. Sinisilip na ng ating mekaniko kung anong problema ng mga tagas-tagas na langis. Ha? Meron? Patayin ko ka? Okay. Patayin daw natin, sabi ng ating mekaniko. So yan mga kasaldro, wala pa rin pinagbago dito sa rancho. Siyempre marami pa rin tayong makikita ang mga natutulog na bus. So, patayin muna natin. Patayin natin ang aircon muna. Fog light. Room light. Stereo. Okay, then engine shut off. Battery relay. Manual switch ng door. Ito pala, battery relay inverter. Okay. Balik tayo sa likod. Malakas? Turbo. Sa oil chain ng injection pump. Tatanong ako kung may oil chain ng injection pump. Sa turbo? Yung sa turbo, kaya yun. Ito ang ano dyan, kung walang oil chain dito, hindi makapulit. Sana meron. Tsaka dito, pili dito man. Basket lang naman yung taas. Ikaw na bahala, Ner.
sa ating makina. Ayos ang basa yung mga pasama sa vlog. Kaway-kaway sa YouTube natin. Yun, si Idol. Clores. Clores ba? Clores, yun. So, yun. Siya yung gagawa ng ating bus. So, yun mga South Road. So, na troubleshoot niya na. Nalaman niya na agad kung ano yung diferensya dito sa ating injection pump. Nagmumula dito sa may accelerator lever ba yan tawag dyan, yung oil seal yan, may oil seal kasi yan dito, yan dyan daw nagmumula, tapos dito yan sa breather natin, marumi na rin, puro langis, tapos dito rin sa may turbo yata, turbo ewan, turbo pan, ewan dito may tagas din dyan eh, silipin nga natin, maipakita natin ang ilalim ni 517. So yung mga kasaw So, truth, pupunta tayo sa ilalim, sisilipin natin kung ano yung tinuturo ni Bossing. So, sisilipin natin. Tara. Ay, talaga naman pagkalalim din eh. Ipak muna tayo. Mga kasaw truth, ayan o guys. Dito nagmumula yung, ayan o, nakikita nyo, tutulo na naman siya, ayan o. Ha? Oh, ayun, tumulo, di ba? Ayan, sinilip din niya 'yan. Medyo against the light eh. So, ayan. Ayan, mga kasaw, pasensya na, tayo nasa ilalim, sinuot lang natin. So, ayan, nakikita niyo naman basang-basa ng langis ang pang-ilalim ni 517. So, ayan. Tingnan pa natin 'yung ibang parts dito ni 517. Ito mga ka-South Road yung sinasabi ko sa inyo. Kunting naandito yung ating exhaust. Ayan. Yan ang tinatawag na exhaust brake. Yung assisting brake ni 517. Yung pampa-slow down. Ayan. Diba kung mapapanood nyo yung ating mga unang vlog pa dati. Tinatackled natin kung ano ba yung mga telma, yung mga exhaust. So, kaya ayan. Ito. Exhaust. Yan ang yung mechanism ng exhaust. May butterfly dyan na humaharang, sinasakal niya yung makina yung sa hangin, so para mag-slow down yung RPM ng ating makina, so mag-slow down ngayon, mas mabilis mag-slow down yung ating makina, pero yung sa Telma naman, sa mga yutong, sa Kinglong, doon natin makikita naman sa may transmission yung kanyang coil na malaki, kuryente naman ang mechanism ng ating Telma. So ang init dito guys, labas na tayo. Labas na tayo guys. At talaga, mainit ang makina. Tinilip na natin yung ilalim. Okay. Kita nyo naman mga kasaw trudo, ang dumi ng ating likuran. Panay langis talaga yan. So yan, sabi nga ng ilan, makinis ang muka, malinis, pero ang likuran naman ay nanggigitata sa dumi. So kasi, kapag ka nananakbo tayo, yung mga langis-langis na yan, talaga napupunta siya dito sa likuran. Yan. Kaya nagkakaroon ng mga tilansikan ng langis diyan. Eh hindi naman natin pwedeng pabayaan na ganyan kasi yan ay usapang makina kasi yan. So baka mamaya hindi natin alam lumala pati yung mga langis diyan. Baka mamaya maubusan tayo ng langis, matuyuan. So mas malaking problema pa. So syempre kapag ka napatunayan na halimbawa ay kakatok ang makina natin at mapapatunayan na yan ay kapabayaan natin, syempre, charge to experience tayo mga ka-South Road. So, syempre, babayaran natin yan. Salary deduction. So, mahirap naman kung aabot pa tayo sa ganun. Kaya, kung kayang agapan ang mga diferensya ng ating mga unit, alagaan na natin. So, agapan na natin. Yan. So, ngayon, syempre, hindi tayo nakabiyahe mga ka-South Road. Kaya abala yung araw natin. So sayang naman. So pero syempre hindi na natin dapat panghinayangan yung araw na yan kasi yan mababawi naman natin sa susunod lalo't magpipik season, kailangan si 517 naka condition talaga siya. So mas maiging ngayon, medyo mahina pa yung ating biyahe, maabala na tayo. So para pagdating ng susunod na araw, okay na ang ating kabayo, okay na ang makina, condition na, all goods na. At syempre, baka susubukan na rin natin mga ka-South Road na magpapalit ng gulong.
Siyempre, magpapapintura rin tayo ng rim kung kaya. Titignan natin yan mga ka-South Road kung kaya. Dahil medyo pud-pud na talaga yung ating gulong, wala nang treads. Ayan. Yung unahan naman natin dito ay wala namang problema eh. So, malinis naman. Malinis, I mean, bago naman at makakapal pa brand new to. Kapapalit lang natin ito nung nakaraan. So, ayan, makakapal pa. Lubog pa yung daliri ko. Hintayin lang natin yung ating mekaniko. At tatanungin daw niya kung may piyesa doon sa may oil seal ng ating injection pump. So, yun. Yun ang tatanungin niya. Dahil doon sa isang tumutulo, doon sa may filter, ematic meron naman daw yun. So, ang alamin daw niya is kung may piyesa ang may kakabit doon sa may injection pump. So, sana meron para hindi na tayo matenga ng matagal at ng magawa. At lang sa ganun ay mailabas din natin agad yung ating kabayo. So, stay tuned lang mga ka-South Road. So yun mga ka-South Road, pagkatapos nga po nating maghintay sa mekaniko, maya-maya ay dumating na sila. So makikita natin mga ka-South Road, inuumpisahan na. Buti na nga lang po at may piyesa at kumpleto, hindi na natin kailangan maghintay at matenga ni 517. So may kasama na nga po pala siya ng helper niya, siya po ay nag-OJT. So mga ka-South Road, ipapachange oil na rin po natin si 517. Diretso PMS na rin po siya. So, para tuloy-tuloy na ang ating biyahe at nang sa ganun ay mas smooth na ang pagtakbo ng ating kabayo. Tara! Pag-tune na natin yan! Yung injection pump pala natin mga nagawa na. So, ang gagawin na lang natin dyan, bubuga na lang natin ng tubig mamaya para matigas. All goods na yan. Tapos mapapalitan na rin natin siya ng dipstick dahil yung dipstick ay putol na. Krudo ko malinig dyan? Krudo? Ako parang wala. Diyan sa truck? Saan? Diyan ba yung truck? Ano dyan? Wow. Ano dyan? So ito yung bago nating langis. Filter. Tamang pare-condition muna tayo ng ating kabayo. Hindi puro biyahe ng biyahe. Kita nyo naman guys. Ito yung dipstick. Sa dipstick. Ito yung dipstick niya guys. Ako eh nagtataka. Ito ay kanina eh kahapon eh okay pa. Tapos biglang naputol. Oh. Kaya pinapalitan na natin dahil mahalaga yan eh. Diyan natin malalaman kung may langis pa bang ating makina. Eh kung putol yan, wala rin. Hindi natin malalaman. So habang ginagawa yung ating bus mga ka-South Road sa likuran sa makina, ay minabuti na rin natin na ipagawa na rin itong ating seatbelt. Dahil naman yung seatbelt na nakalagay dito ay talaga ang hirap gamitin at wala po siyang safety features. Kaya may mga nakatambak na yutong dito na hindi na ginagamit at kakatayin na. Yung seatbelt niya ay pwede pa kaya atin na lang ipalipat dito. So marami pa tayong ipagagawa dito mga ka-South Road. Kaya mga ka-South Road, papalit tayo ng seatbelt, yung igi-igi. Ayos na mga ka-South Road, napa-start na. So, tinitesting na lang, pinakikiramdaman. Napalit ang buhay sa makina mo. So syempre mga ka-South Road, pagkatapos natin sa makin magpa-change oil at magpapalit ng seatbelt sa driver seat, dumako naman tayo dito sa welding section upang ipa-welding yung bumigay na upuan dito sa isa sa ating mga sandalan sa loob. Mahirap kasi nakakahiya po sa pasahero, kaya ipagawa na rin natin to. Ito bang pupuk mo? Basag na lang pa pupuk mo pa. So syempre mga ka-South Road, pagkatapos ng pag-welding na ito, ay last part, pahugasan na natin, tara! Ang bilis talaga maghugas ni Ate Job! Ay,
So, so pauwi na kasi sila, guys, dahil anong oras na. So, ngayon napakiusapan natin baka pwede pang ihabol yung bus natin. So, ayan, kaya hinabol ni Ate Joe. So, ayan, pulidong-pulidong kuskuso. Yan gan sana mga hugas. So, yun mga ka-South Road. So, pagkatapos dito, tapos na tayo. So, yan. Pang-onsing bus daw tayong hinugasan nila. So, lobat labas kasi yan. Pero, ewan ko kung titirahin nila yung loob. Dahil sobrang pagod na raw sila. At pauwi na raw sana sila. Pinakiusapan lang natin dahil sobrang dumi pa ng likura natin. Malangis-langis pa. So, yan. Oh! Tayo. So, ayan. Dinadali na ng ating mga magigiting na mga magugugas. So, yun guys. Ang napalitan lang sa gulong natin yung nasa right side lang. Ah, dito pala sa left side. Yung right side hindi pa napapalitan dahil wala na rin talaga. Abot-abot ng oras ng mekaniko. Sobrang pagod na sira. So, pagbalik na lang daw natin. Pero makapal pa naman yan. So ayan, ang daming mga bus dito, mga South Road, anong oras na? May hinahabol pa akong isang electrical sana. Sana mabuta na natin si Brace. Naku, may ginagawa pa sa 12-3 dito. So nga pala mga ka-South Road, meron na rin itong isang palabase na Kinglong. Bagong rehab din to, 745. So, ayan. New abstract design sa labas, 745. Meron lang yung problema sa loob, yung mga upuan. Nakita ko, inakyat natin kanina, baklas pa yung upuan sa likod. So, ayan. Hindi pa yung naibabiyay, simula ng rehab. So, siguro pag natapos yung nasa loob, babiyahin na yan. So, shout out sa 745. Sa mga pasahero dyan, masasakyan din natin yan pag yan yung nailabas na. So syempre mga ka-South Road, natapos na ang ating mga ipinapagawa, kaya syempre mag-uuwi na tayo. At salamat sa ating mga mekaniko, dalawa nga po pala kami dito sa Batangas na nagpagawa dito sa rancho. Sabay-sabay na. Labas kayo din? Oo, labas na rin kami. Pagbalik lang isa, hindi na kaya. Napagod na. Yung akin nga rin, yung kabilang gulong lang napalitan, hindi na rin daw kaya ng mekaniko talaga. Puro pagod na sila. Ano nga? Siyempre. So. No. Guwapong-guwapo talaga ang 12-3 ito. Pucha, sige lang. Bagong headlight, brand new. Pagbalik na lang isang daw. Pucha, raw sa konduktora ng ating 12-3 ito na napakaganda. Si Ate Mandab. Yung puyo. Arigot. So, syempre mga South Road, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na lamang po. God bless po sa inyo. Story's over now, I must conclude.